Blessed
Sir Fanny de la Cruz. Great Christina. Welcome to PTH Church and hope you will be blessed this morning. And together with her, kasama siya is this Sabbath day. Meron na po tayo bisita na hindi po nakapag-vista sa aming guest book for us today. You are wearing gray beard. All our regular visitors, also welcome all of our members. We're from ABN. And now, Chef Nelson, our welcome song. The second officer, we have some people next year. This week, we will be starting our week of prayer, which will be every 7:30 p.m. March 19, 2025. Next week, we will have a week of prayer. And March 26 will be the youth evening. Also, the family retreat, which will happen on April 14 to 16. Questions you have in the contact or ending on Father Moses Mubia. And next week po, we will be having our communion service. So let us prepare our hearts, let us prepare ourselves for the communion service. And as our practice, the week before our communion service, we have our church bayanihan. So bukas po ang bayanihan natin ay 8 a.m. Departments for deacons and deaconesses, you know, Brother Mopia and Sister Lloyd Princesa. And this afternoon po, wala tayong KY. Most of our youth are wala at may programming po sa Baesa. So, wala pong KY ngayong hapon. And for our gathering, the materials are already ready. You can get them from Sister Sally Ton, and our book is 500 for each family. Change na po sa ating program today is our responsive reading instead of Sister Adele Pop. Victoria will be Brother Nico Victoria. And our speaker for today, our Stable Chief, for this, that we can have the president of PPH, our speaker, this morning. So, let us now prepare our hearts and our minds, and let us have our 30 seconds to be silence. All men shall fear and shall declare the work of God.
glad in the Lord and trust in Him. And all the upright in heart shall glory. Let us all suddenly kneel down.
reading is taken from the New King James Version, Hebrews chapter 11, verses 22 to 29. And we shall read this passage. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the things of man. Dinadalangin ang sincere kind praise na
Estados Unidos. Pagpalaan niyo ang doktor at siya magawa ng mga gawain ito sa pag-uopera sa kanya. Pagpalaan niyo po sila para ikaw ang magiging magkagamot na dakila para sa kanya. Ganun din po, Panginoon, si Sir Rob Teresa, na nasa ICU sa mga oras na ito. Amin pong dinadalangin, Panginoon, ang isang aming kamanggagawa na nasa kalagayan ng pagkakas. Ikaw po, Panginoon, siya na bilang manggagamot. Kami na niniwala na walang imposible sa iyo. Ito ay amin ay iyong ipagkaloob sa bawat sasama. Amin po, Panginoon, hindi na namin dinadalangin na magdala ng tinapay ng buhay sa mga oras na ito. Si Pastor Ty, sana ang mga mensahe, Panginoon, ang kanyang nadalina ay nagpumula sa inyo, makapagbibigay sa amin ng panibagong pananaw sa buhay, panibagong kagalakan at maasam namin ang dagdag na inspirasyon habang kami bubuhay sa aming pagkailigong sa inyo. Magpalain ang bawat sa amin sa umagang ito. Amin ito inasahan na aming natanggap. Kasama ang katawaran sa aming pagkukulang at pagkasala, ito ay aming hihiling sa mga pangalan ng Jesus. Amen. Which one are you? Be a giver
be blessed. The people still not pray for that. For our time, and for the blessings that we are receiving,
than the great love that you have given us. We are giving to you the best that we can in our offerings. Father, we would like to continue our partnership with you. And through this partnership, Father, we would like to claim the promises that you have promised us. The promise of being our provider. And you will protect us and bless the rest of our needs. And in response, Father, we will continue to worship you and give, Father, what is due. Father, we thank you for the unfailing love that you are continually giving us. And at times, that's, we fail to continue to give our trust in you. We ask for your forgiveness, Father. All these things, Father, we ask in the loving name of Jesus. Amen. Jesus, very cool.
sons. Alam niyo mga bata, ang Bible, siya ang greatest o pinakamahalagang gift sa amin ni Jesus. Pero ito,
kaya tinapos ko pa rin, 9-1 naman yun. I just requested him to sing today para sa topic ko to share para lang natin yung karatid. Now, kagabi ay nagtanggap kami ng message at work. Nagising ako ng ring ang telepon at saka dali ng Mindanao. Ang isa sa ating mga manager ay former manager o tag worker ng Philippine House to House ay nasa ICU, Columbus. 65 years old na, no? Pero careful naman siya. Pero hindi ko alam, buhay natin. Ganun lang eh, mabigla. Maraming mga kasama namin sa gawain na ganun. Kaya, remember ko ang misis kasi nasa hospital sila ngayon. Hindi ko malaman kung ano ang pakiramdam. Pero, ito na, we still pray. Ganun. Ang mangyari, pero ang mga kontak niya ay dugo ay makalat. Hindi ko alam na mamigapin siya. Pero life is temporary assignment. Palagi tayo, every time makarating tayo ng mga kasama natin ay ang kailangan ay ganoon lang. Dari day, lumapit sa atin si Dari dito, ang Lord Jesus of Atlas. Ay kasama din kami, ay daladala niya yung dito, ang June niya, sabi dito, pag sabi ni Pastor Kim, ang buhay pa ko pa. Ito lang, no? Last year, marami sa ating mga kasama, ang contemporary, ay check out na, 60 due to run. Yan lang, ang pagsak natin, marapit ay eternal learning. Meaning, ang ating buhay natin ay tayo ay temporary na. And Ellen White in her writing mentioned that Jesus is coming soon to take us home. If you read the writings of Ellen White, she always mentioned about the soon coming of Jesus. And we are reminded that tayo ay mga isipa lang dito sa mundo. Tayo mga strangers. Pag-isita ka, hindi ka tatagal. Dadalaw ka sa Amerika, sa Europe, don't stay there long. Hindi ka kapatagal namin doon. Huwag mo man. Huwag ka dito. Bakit? Isipa ka lang eh. No? At saka, ang ating dito mga kapatid ngayon, bata ka pa. Pagdali ng araw, tatanda ka rin. At saka ang pagsak, yan, rewind natin. Learn and learn. So, life is a temporary assignment. We are not in this world. Our home is not in this world. Yan po ang palagang sinasabi ng propina. And lahat tayo, our citizenship, hindi po dito sa Pilipinas. Our citizenship is in heaven. Ang destination po natin ay langit. So we are long for heaven. Amen? Yan ang pinakamaganda. Kung ano man mangyari sa atin sa mundo ito, basta sigurado ang langit. Yan lang. Ano man mangyari, sigurado ang langit. Ang nagaganda mga kapatid ay sinabi ng Spirit of Prophecy, kung nandoon na tayo sa langit, we will walk in the sea of glass ng mga kapatid. Napaganda yun. Yan ang solution natin. At saka, pag nandoon na tayo sa langit, dinidescribe ng mga kasulatan. Mabasa natin mga kapatid sa Revelation chapter 15 sa binasa kanina. Revelation chapter 15 verse 3 ay sinasabi dito na, and they will sing the song of Moses, the servant of God. At inawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng Cordero na sinasabi na kila at kamangkaman na ang inyong mga gawa o Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, matuwid at tunay ang inyong mga gawa. Mandarin ko tayo, Heavenly Father, we pray for the presence of the Holy Spirit in our worship today.
And grant us all wisdom to understand the words that you're going to share to us today. Thank you for hearing my prayer in Jesus' name. Amen. Now, di-describe po na pag tayo ay nandun na sa langit, we are going to sing the song of Moses, the song of the Lamb. Ito ang ganda niya. Maraming na natin, this is narinig, yung awit ni Moses, nababasa ang Revelation chapter 15, verse 3. Pero this is a good reminder para sa atin lahat na sa ating buhay dito, temporary lang tayo, pero my blessed assurance, my blessed hope, o ano, ang ating pag-asa, we are not in this world, our hope is not in this world, all of us, we are bound for heaven. At saka, we will be with Jesus forever. Yan ang nagaganda. And we are going to sing the song of Moses. Nagaganda, no? Ang awit ni Moses. Why not Abraham? Why not Isaac? Jacob? Mga kapatid, why Moses? Bakit si Moses na nagsabi dito sa Revelation chapter 15, verse 3? Well, the song of Moses is a song of experience. Yung po mga experience ni Moses. Yan po ang ating rinipihin. Rinipihin natin ang mga experience ni Moses. And those who live the life sing of Moses experiences will be able to sing the song of Moses. Kung tayo ay nag-experience kagaya ni Moses, mga kapatid, then dapat din tayo sa labit. And we are going to walk in the same glass. We are going to walk in the street of gold. And we will be singing the song of Moses. If we think about the sa song of Moses, hindi tayo pwede doon. No, kailangan pala. Hindi tayo keeping the Sabbath or ano pa doon ang mga requirements to keep fundamental beliefs. No? Ano ba itong awit ni Moses na dapat manatili dito sa ating isip at saka sa ating dinir na dapat maging bahagi ito sa ating buhay? But only those who sing the song of Moses will be able to walk in the same class. Dapat na bubu. Yan ang sinasabi. Now, the song of Moses, number one, sinabi nito, is the song of great decision to come. Ang kanyang decision sa pagsunod sa Panginoon. Natandaan natin mga kapatid, 3,000 years ago, since God blessed the people of Israel, the Egyptians were worried. No worry ang mga Egyptian bakit? Every time, pinapalo nila ang mga Israelites, they were captives. And 400 years, at saka pinipersipo nila, pinapalo nila. Sabi pa yung kaigingan doon na preacher, sabi niya, palo-palo, may bata labas, may dagdag ang population ng Israel. Kung 10 palo, 10 ang dagdag. Kaya, worry o worry ang mga Egyptian. The Egyptian will worry, the population of Israel continue to increase and more mightier than the Egyptians. So, si Pero, nag-order siya lahat ng mga midwives. Sinabi niya, pag lalaki, patay ninyo, pagbabae, she shall live. Magamit mo natin yan. At saka Moses ay nasira. Moses was born. At saka, di mo lang allow him to be sacrificed. Ang mga babies niya, dinago siya, nilagay sa bakit, nakita na nanak ni Pharaoh. At saka, ang devoter of Pharaoh had compassion on him and adopted him and called him Moses. Naghanap sila kung sino ang anak sa bata. Nirecommend ang mother, si Joseph. Pagbuti rin, manirecommend sa mother. And Joseph trained her. At saka at the age of 12, dinala siya sa palasyo in preparation as king of Egypt. Pero mga kapatid, habang nandun siya sa Egypt, ano nangyari? Ang record po dito sa Hebrews chapter 11, verse 24, Moses made a hard decision. Pinakamahirap na decision.
Christian, my rocket. Bye! 11 verse of 24, Jacob's in Abelito. By faith, Moses, when he came and when he came to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Hindi niya tinanggap. Maging hari. Hindi niya tinanggap. It is hard to leave his father, leaving the pleasure of Egypt. Dahil ang pagsunod niya sa Panginoon. People of the world today, baka sabihin nila, maybe they will tell us we are fool. Moses made a very poor decision. You want to be a hari? Dito nga, magkandidato ka sa Amerika, maging presidente, billions, millions of dollars na gagastusin mo. At saka, good for 5 years ka lang, dito sa 6 years, ang term of office ng isang presidente, makapanganihan ka dito sa Pilipinas, di ba yung paralihan? Si Moses, ang kanyang decision, mga kapatid, kaya yung umabing makapanganihan ka sa buong mundo, hari ka, pinakamayaman. Decision into about the joints of the future ministry. I was the union policy director doon sa Kagayan de Oro. I mag-examine report sa union na may engineer na joints of the future ministry. Nagpapaprice na mga Adventist at saka na joints of the future ministry. Ano ba ba niya? Metallurgical engineer, chemical engineer, decision na mabing magagawa ng Panginoon. But God will provide. Amen. Matthew 6:33.
memorize natin, pero minsan hindi tayo natiwala. And then another one is it? No? Si Moses made a hard decision, leaving the pressure of Egypt. Yes, only the people experienced the same old with Moses can sing the song of Moses. Kung hindi na makaranas sa experience si Moses, hindi ka na makapala maglakad sa silbas, sa dagat na bubong. Hindi ka na makapala na ikaw ay maglakad sa street gold and sing the song of Moses. Well, the song of Moses is the song of patience. Ano ba yung patience? Sinulat ko ba? Ang kanilang mga yan. Para sigurado tayo, pasensya. What did it come? What did it is? Kung wala kang pasensya, mapalit ka doon sa traffic. Dahil marami nasa maging buo tayo, hindi na rin na yung nag-overtake sa kami, na hindi makapasensya. Kami ni Senator Brother Benji, isa, makalit ka, overtake ka nila, makapuntur ng mga dito sa dito na nila, directly. Sabi ko na, pasensya na lang natin yan, Benji. Kasi baka may pangin, may pangin. No, pasensya. Ikaw na lang pasensya, patay ka, mga kapatid. So, pagtitiis. Now, ano ba nangyari kay Moses? Na makita niya na pinapangal yung mga Israelites, pinapangal niya yung isang Egyptian, sa tatong niya kay Pedro, napunta siya sa Midian. Wilderness of Midian, for 40 years, nagtapos siya, mga kapatid. Ang sabi na, ano ginawa niya sa Midian? Napangal siya. Ano? Napangal niya kung paano siya magkaroon ng pasensya, pagtitiga, pagtitiis, nag-aral siya to unlearn what he learned from Egypt for 40 years. Paano niya makalimutan kung sino siya sa Egypt for 40 years? Pinag-aralan niya makalimutan niya na siya isang general, na siya isang celebrity, na siya isang pinakamayaman, isang prinsipe, to unlearn what he learned from Egypt. Magkano ba natin? Minsan sinasabi, kilala mo ako kung kilala mo na ako kung sino ako noon. Dapat ka sa akin. Masasaya pa, hindi ba? No. Mayaban, magsalita. Pero kung nandiyan siya magtitiis, kagaya kay Moses, mga kapatid. Walang nang kang pagkumbaba. Kaya na makita ni Lord, okay, nakalimutan na Moses. Kung sino ka in Egypt for 40 years, na qualified ka na maging pangulo sa bayan ng Israel. Maging to lead the people of Israel. Kasi ako naman ang katawag ng Moses for 40. Pagkain niya sa Israel, the murmuring of Israel, lahat ng mga sila nag-murmur sa kanya, pati si Miriam, nag-murmur ang kakarapitan niya sa sino? Si Jesus. Lahat ng mga kapagamitan niya nag-murmur sa kanya. Kung wala kang pasensya, kung wala kang pagtitiyaga, paparigin mo mga tao nito. Pero, dahil na nagbawal yung Espiritu sa pagpasensya, mga kapatid, naging successful si Moses sa kanyang negosyo. Siya, sabi ba nila, pag marami lang bumumumor sa iyo, maraming nag-reklamo sa iyo, hindi maganda ang dito niya. Kasi maraming nag-complain. No! Si Moses, lahat, the people of Israel, bumumumoring ang Moses. Pero siya, wala pa rin ibang leader na makasurpas sa leadership ni Moses. Kaya, sabi ba nila yung president, the former general office president, if you want to be criticized, then be a leader. Kung gusto ka lang na i-criticize, pagpintuhan, di gusto mo i-initia, pinipintuhan yung pangalan mo, yung pamilya mo, then be a leader. But remember Moses. Remember the song of Moses, the song of patience. Patience with our friends. Sinasabi ko rin ang mga kaibigan. Minsan, makikigan tayo sa harapan na tala-tala. Uy, Mabot! Kamusta ka, Mabot? Mabot! 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 Pagkalikot, ano yan? Ganun makikigan eh. Ang tunay kaibigan si Lord. Patience with your neighbors. Mga kapitbahay mo. Kasi sa harapan na lang
tayo para magdamag. Ano? Patience with your church members. Patience with your family. With your husband, with your wife, with your children. Lalo na ito mga husband. Pag sinasabi ng mga misis, ayaw ang itinig. Kasi siya na lang hindi yan. Kayo din mga husband, kasi siya na yung mga misis. Kasi may kasama rin yung payo ng mga husband. No? Okay. Now, the problem, eh, today, no? Ang problema ngayon sa tao, na people are busy. Busy what? Since there is always a problem, people became nervous, well, and without patience, you will die early. Kung wala kang pasensya at sinasalasan, madali kayo kung matay. Kaya, pagpangas tayo para mataas ang buhay namin. Lalo na mga lalaki, sa super pasensya, madali po yung matay. Sabi mo rin yung mga, hindi totoo yan. Hindi lang mga pasensya. No, pasensya natin. Mga future evangelists, we are always telling you, pasensya ninyo yung gusto niyo. Okay, malam kayo. Pero, hindi nagbabayad. Pero, may parokalan pa rin niya. Para sa lalit, maraming lalamit sa'yo. Yung hindi nakabayad. Ha? Ha? Ng mga libro, lalamit sila sa'yo at saka sabihin, Sister, it was you who invited me here. Brother, it was you who invited me here. Hindi pala. Because conversion is not a word. That's the word of Holy Spirit. Ang gusto nila naman ay na-order ng my Bible friend ng aking bahay. Hindi pala natin nakatira ng aking bahay ng pera. Sabihin ko sa akin, marami ang gusto nila na ang ganda ng bahay. Dahil nila mayayaman, pero wala pera. Maraming utang. Meron na kutsi, pero utang. At pabalik-balik ako, ito po yung right here. Every week, puntahan ko. Pagbigay nga lang, 3 pesos. Yan ang problem sa 20 pesos ko na mas makasakit. Pero natutuwa ko, kasi every time magdalawa ko sa kanya, that was, I turn it into positive, sister, no? Or positive, huwag ka lang mag-negative. Kasi tinutuwa ako ng Lord, pasensya, para ako yung karamagdaba ng makakawin sa sumong boses. At ito ko subukan na pasensya. Pero ang ginawa ko, kung may pagkakaroon ako, dinadawa ko siya, Sir, kumusta? Ay, ako, Mr. P, sorry, wala pala na akong meron ngayon. Pasensya ka na, ha? Sa isip ko naman, matagal na. Pamasensya ako. Pero, i-discuss ko sa kanya ang ating doktrina. Hindi pa pray ko siya. Every time na pupunta ko sa kanyang bahay, I have the opportunity to pray with my customer. Lord, gusto ko makita itong customer ko sa langit. Yan ang prayer ko. Kahit hindi siya makabayar, gusto ko siya makita sa langit. After 1 year, nabayaran niya yung 1 cent na Bible time. 1 year na ito pa kayo palik, mga kapatid. Ilan na yung 1 cent na Bible time? Kung alam niya, pero sa taon. Tsaka na nabayaran niya, sabi niya, Mr. D, kung lahat ng mga salesman kagaya mo, kaya wala kong pera, uulutin pa rin ako. Sabi ko, sa iba naman, sir. Sa iba naman. Parang sumugan din nila, parang sumugan. Ako, pasensya ko po, my dear. Pero ang prayer ko, gusto ko makita siya sa akin. Sir, tapos na ito dalawa ko, sir, pero ang prayer ko lang, manalo tayo. Gusto ko makita tayo sa akin. Okay, Mr. D, makita tayo sa akin. Ano ba naman mga Christian? Nakuha lang ko sila ng lamang ko. Pastor, kaya po pray natin. So, pasensya, mga kapatid. Now, kaya, the greatest one of the world today, ano ba? It's patient. Ano ba palatandaan ng tunay ng Christian? The Christian, chapter 14, verse 12. Here is the patience of the saints, verily, the keep the commandments of God and the faith of Jesus. So, your identity, my identity, we have what? We have the Sabbath, the Ten Commandments, and we have the spirit of prophecy. Okay, maraming ang spirit of prophecy books. Revelation chapter 12, verse 15, yung identity mo. Ang patutuo ni Jesus, Revelation chapter 19, verse 10, ang patutuo ni Jesus ay spirit ng propesya. The faith of Jesus is the spirit of prophecy. You have the Sabbath, you have the Ten Commandments, and you have the spirit of prophecy. This will go together. Otherwise, if you don't have the spirit of prophecy, then kagaya naman tayo ng ibang mga evangelical churches. Our sermon, kagaya rin sa kanila. Pero may kulang pa! Ah, may isa pa! Prerequisite yun. As
opisina, sa loob ng tahanan, sa buro ng presidente, pasensya na ninyo. Sabi ko sa mga mga, pasensya na ninyo ako, ha? Na presidente, tutay, hindi man ako magkagatid, eh, pamalit na magkagatid na ako, paano naman ang presidente ninyo. Pero habang nandito ako, ito pa rin po lang ang trabaho ko bilang isang presidente. Habang nandito ako. Pagkatapos na rin ko, iba na presidente, iba na tayo rin. Diba? Pasensya lang. Sabi pa rin sa presidente namin sa mission, ay gusto namin pabalikan ng presidente namin kasi malaki kami pinagalitan. Pero kung wala ko ng eleksyon, malaki pa rin siyang magalit. Kaya pagkakali ng eleksyon, mag-reproach sa akin, masabi niya kami, sabi niya, mga kapatid, pasensya na natin niyo ako dahil ako pa rin ang presidente dito sa mission. Pasensya na ko rin kayo. So, good promise, no? Pasensya na ko, pasensya niyo ako. Ay, pagkakaralan ko rin, napakapasensya ko sa inyo. Mag-isan ko na ngayon. Pero, ganun, nag-tinuturuan tayo, mga kapatid. Paano magkaroon ng espiritu sa pagpasensya? Now, sunod mga kapatid, the song of Moses is the song of three. Natapos na yung isa. Pagsunod sa Panginoon, pasensya, ang pangatlo, ano ito? Ito. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, Exodus chapter 3, verse 7. Yan ito, kaya natin. Verse 3, verse 7, sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa akin, nakita ang pagnirap ng aking bayan na nasa Egypto, at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaki sa kanila. Talaga malalaman ko ang kanilang pagtulusan. Nakikita ang Panginoon ang hirap na naranasan ng bayan ng Israel. I like this, mga kapatid mo. Tayo ay mga problema sa tahanan. Remember, alam ng Panginoon yung mga kinahain mo. Alam ng Panginoon yung mga problema mo. Alam ng Panginoon yung mga luha sa mga mata mo. Alam niya yan. Wala ang mga tatado. Sa Israel, nakita niya, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. And I have heard their cry. Oh, kaya sabi niya, Moses, ipadalaki na Moses, tulungan mo ang bayan ng Israel. Ano reaction ni Moses? Okay? Exodus chapter 4, sabi pa rin ito, verse 10, 11, 12, sinabi niya, ngunit sinabi ni Moses sa Panginoon, oh Panginoon, ako hindi mahusay magsalita mula Panginoon, sa inyong lingkod, sapagkat ako'y magkupat sa pananalita at kakakupin ang tila. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino mong gumawa ng bibig ng tao o sino mong gumagawa ng bibig? O bibig, o may paningin, o mula sa tao, hindi ba akong Panginoon? Sabi ko, hindi ako ba ito ang parokong magsalita ng Egyptian na lingwahe ng mga Egypt. 40 years! Hindi ako nila naiintindihan, Lord! Minsan na rin mga galing, Lord, kami, hindi ako pwede dyan. Mabinta lang ng Lord, hindi ako parokong mag-English. Ay, hindi naman mag-English, eh. Pagkakalag ka, mag-Bisaya ka. Pagkakalag niya ang English, eh. Eh, hindi naman sa ating salita yan. Kinukopya lang natin yan sa mga Amerikano. Eh, magsalita ka. Maraming nagsalita ka, gusto ko about missionalism, pero sinabi ba ng isang tao, ang salita ko naman, Americanism. Nationalism daw, pero magsalita na Americanism. No, hindi, pero huwag ka makalaan. Pag nasa na pag nag-gusto niyo, oh, the Holy Spirit gives words, the Holy Spirit touch the heart. Kaya sa tao ni Moses, hindi ako pwede, Lord, hindi ako. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, Moses, verse 12, tinutur, sabi niya, now therefore go, and I will be with thy mouth, and give to thee what thou shalt say. Turuan na, huwag ka
dinadala niyo po, tutulungan kita. Huwag tayo sa labi, tutulungan kita. Ako ang isang tao para sa iyo. Conversion is not your work, that's the work of the Holy Spirit. Kaya pag ano yung missionary, matagal mo na ng Espiritu. Just go, no, go, and I will be with thy mouth. And this is the what thou shalt say. Now, happy bonito. So verse 3 to 4. Sabi ng Panginoon ko si Moses, nagdadalawang isip pa rin. Okay, Moses. Sabi niya, yeah, ano ba ang hinawakan ni Moses? Ano ba ang hinawakan niya? Ha? Tukol. Di ba? Sabi niya, tukol. Okay. Itapag mo yung tukol. Ano nangyari sa tukol? Nalias. Ay, namagkita niya ang mahal. Takbo si Moses. Takbo siya. Itapag. Nagsin Jesus ay
na punta sa kanyang lugar. Gusto niya panunod, nagagawa siya ng miracle. Doon siya na sabi. Pero nakikita siya ng kanyang mga kitigan, mga kapitbahay mo, ang kabata niya. Siya, is that this the carpenter, the son of Mary, the brother of James, and Joseph, and Judah, and Simon? And they were offended at him. And he marveled because of their unbelief. Hindi nakagawa ng miracle si Jesus sa kanyang lugar. Dahil hindi sinala ni Juan sa kanya. Because of their unbelief. They could not do mighty work because of their unbelief. Punta kayo mga disciples sa kanya, Jesus. Yung mga evil spirit, yung mga tao na may sakit na pupunta sa amin. At saka, ginagaya ka namin in the name of Jesus. Christian. Tumatawa na yung mga diablo sa amin. Pinagkawalan lang kami. Matthew chapter 17, verse 18. And he came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? And Jesus said that to them, because of your unbelief. Mga kapatid, dahil hindi kayo naniwala. Remember the Mary's miracle? Jesus turned water into wine. Bakit? Yung mga, mabuti ba yung mga servant? Naniwala pa kay Jesus. Ha? Latin mo na tubig, o latin tubig. Isang sa kamisa, sinisang sa kamisa. Wala, hindi sila lang tumulor. Hindi sila lang dalawang isip. Sinulungan nila kung anong sinasabi ni Jesus. Just do it. And the water turned into wine. Strong faith can turn the impossibility to possibility. We need strong faith to believe the incredible. After baptism, isa lang ang trabaho na nagpo ko ngayon. Pagkita na yun. Of course, dito ang medical doctor. Kaya nangaral ko sa Paris State University. That was my first class, paging doctor. Marami ka ng mga classmates, ay paging doctor, may paging. Nandas ka nga, nag-check-out ka nga, makay na rin, kahit doctor, makay ka pa rin. Pero after the visit, I joined the literature ministry. Kasi, we are indebted to our literature evangelist. We are indebted to Jesus. Ano? Kundi sa mga aklat na nabasa namin kami bagay na sa bagay. Kaya, nakita ko na kung i-share ko itong mga aklat na ito sa aking makibigan, sa aking makusunan, nakikita ko sa akin, marami akong bituin. Yan ang nag-visualize ko. At saka lalapit sila sa akin, oh, Brother T, it was you who invited me. Naintindihan ko ang mission. Ha? Binabasa ko sila itong promise. Sa kasinabi nito, our mission, the very smart of the publishing work, the public said, that church members were to sell or give away literature. Yan ang mission natin. Give away. Magbinta ka o malitay ka ng libro. Hindi mo masabi na lang, isintin ako niya. No! Kung gusto ka makaapit sa Song of Moses, ay sundin mo kung ano ang utos niya. Ay magkusin ka sa Song of Moses. Yan ang sa isip ko. Yan ang sa isip ng mother ko. Na susunod kami. Ay natutuwa ko ni Sister Lord, tsaka ni Sister when she decided to join this church. Praise the Lord. At saka ang nakaganda, because nandito siya sa print ministry. Kaya bibigay siya ka namin ng mga papi. At saka, ang nakaganda ay kung pwede ko ibigay na niya sa amin yung print. Pero man, kasi that's a part of God's business. You know? Pero discounting! Gusto niya makatulong sa church! Yan ang maganda. No? No, it was a hard decision. Pero may mission tayo, mga kapatid. Ito ang mission niya. Ito ang palagi ko binabasa na Distinguished for the Church, Volume 1, 690. Sinabi pa ng Pagkita. Ministers, pag-Kristo ang pastors. Kaya itong mga pastor yung masabi nga, oh, nag-aaral ako sa inyong pili para maging pastor, hindi ba para magbinta ng libro. Wrong. Yan ang doktrina ng libro. Pastor, para lang yun sa mga church in Evangelist? Wrong. Kasi when you say church members, lahat tayo.
Ito mga church mothers, mga minggo natin, pag hindi na sila magbinta ng libro, ay sila pang magbinta. Gusto nyo, mag-report tayo sa mga baptist. May gabis. Iglesia de Cristo. Bigyan natin ng minika, educational, pagkakaroon na maraming mga play. Kung maraming mga play, kung wala pa nila mga benefits, tinatanggap ang ating mga literature evangelist. Given to tayo just like sa mga pastor natin, mga workers natin, sa mga institution, sa hospital, sa school, with all these benefits, but despite of that, mga kapatid natin, parang nananatay. No? Now, ministers and people should engage in the circulation of books, published and drunk as never before. As never before. Bakit? Because of Jesus is coming soon. Mga kapatid, several people are able and willing to purchase, and when they are not, give them the books. Kaya may pamigay tayo. Kung hindi ka magkapinta, huwag na lang, pamigay. Kaya, praise God, dahil nasa hindi dito may budget. May budget kayo para sa pamigay. Kasi yan ang structure ng pamigay. Kung wala ka pera, yung magpinta tayo para sa mga tao na pinili. Sabi niya magpinta, ha? Sabi ko, mga kapatid, na gawahan ito ng Panginoon. Halos hindi alamin kaya ang printing, tiyadangin po din. Na parang gusto na yan. Nagustuhan niya ng ating mga libro. Yung magsabi na mahal ang libro, yun ang mga Adventist na hindi bumibili ng libro. Yun ang nagsabi na aking kapo ay kung anong ginagastos ng church, yun ang mga membro na hindi nabibigay ng kapo. Mga critic sa ating church. Pero halos sa mga workers sa patipagan wala ng panahon, mga Adventist, bakit? Tsadami ng mga owner and are looking forward na God's literature. Ito ay maging this will discover like leaves of autumn. This will prepare more people for this is coming with Jesus Christ. Amen. The person is not okay. It's the word of the Spirit. Hindi lahat ang makatid ng relationship na. Hindi lahat ang makatid na na Bible study. Kahit pag-hold ka pa sa makakati, Christian Bible study, hotel, iba na lahat hindi ng mga nagamalakan niya. Mga singto, kung this man. Sa office of the meal, wala. Hindi mo kaya yung iba. But we can reach out these people through God's literature. Bakit? Because every believer is called upon to discover the purpose, prosperity, books of obtaining the message for his life. Why? There are many places in which the voice of the minister can be heard. Places we can be responded by our qualification. Yan ang gawain natin, mga kapatid. Ang gawain natin is to prepare people for his good coming. Jesus Christ. Now, the soul of God. The soul of Moses is the soul of God. Wala mga kapatid. Sabi nga na Panginoon ni Moses, Moses, ha? Israel ay napaka-tikas sa mga. Remember, the whole thing is mga. Halos na gusto mong patayin si Moses. Ay, Moses, niya na. Gusto ka na, ikaw na, mamumuro na Israel. Dapat palitan na Moses. All the people of Israel, including Miriam, were murmuring against Moses. Sabi nung may Moses, papatayin ka na sa Papalatayin ng pag-aing ka. Ano ang ginawa ni Moses para ulit? Exodus 32, verse 32. Chapter 32, verse 32. Anong sabi ni Moses? Sabi niya dito, sabi, Lord, huwag ko na patayin siya naman. No, ngunit ngayon, kung maaari, ay patawarin mo ang kanilang kasalanan. At kung hindi ay purahin mo ako sa akarap na isunod mo. Wow! Love! The soul of Moses is the soul of love! Purahin mo ako. Wag na. Kasi sila mo. Kaya reason why, nakikita ko sa ating mga literature modules. And I'm sorry, parang yung illustration ng mga literature modules kasi nasa printing tayo, nasa publishing. Thank you.
The Lord make his faces and hand and give you peace. Amen.